Buhay Barko for this video ay ating aalamin kung bakit nga ba mahalaga ang color coding sa engine room o sa loob ng makina ng barko. Once again, I would like to thank to all my subscribers. Ayok hindi po kayo magsawa sa mga video na in-upload ko at patuloy po kayong sumuporta sa aking YouTube channel. So let's go. Umpisahan na natin ang topic sa video na to. Color coding. Ano ang unang-unang papasok sa inyong isipan kapag narinig ang salitang ito, lalong-lalo na sa mga baguhang sasampa o nagbabalak magsiman? Ang color coding ay mahalaga na alam mo, lalong-lalo na kung first time mong pasampa ng barko. Dahil ang color coding sa loob ng makina ay dapat mong matutunan, sapagkat lahat ng machineries ay may kanya-kanyang kulay. For example, lube oil, fuel oil, air or hangin, steam, fresh water, seawater, at di pa pa na klase ng makinarya sa engine room. Kaya naman, dapat lahat ng mga ito ay iyong matutunan. Sa video na to ay aking ituturo sa inyo ang aking kaalaman sa bagay na ito. Hindi man po perfecto ang kaliwanan ko sa inyo, but I promise na makukuha po kayong dagdag kaalaman. So proceed na tayo, unahin natin ang steam. So ito yung mga boiler, mga kabuhay barko. Ipakikita ko sa inyo para may idea kayo. Pagdating sa barko, makikita nyo agad kapag nakakita kayo ng malaking drum o may pintura na silver, ibig sabihin, boiler yan. Ano nga ba ang purpose ng boiler? Ang purpose nito ay siya yung nagsusupply ng steam or heating sa buong barko o hot water. May tinatawag kami na isang tanke na sinusupplyan niya, kung tawagin namin ay calorifier. So ano naman yung calorifier? Ang calorifier, ang purpose nito, siya yung nagsusupply ng hot water sa buong barko o accommodation na ginagamit panligo sa buong barko. Kailangan ito, lalong-lalo na kapag nasa malamig na lugar. So, kailangan mo ng hot water. Ganon din, ang boiler, siya yung nagsusupply ng mga heating sa loob ng makina. Sa mga tangke, like fuel tank, sludge tank, at iba pang uri ng tangke na kailangan ng steam sa loob ng makina. Kapag nakita nyo ang kulay ng pintura is silver, it means ito ay steam, or ibig sabihin mainit ang bagay na to. Pero bakit nga ba mainit ang steam at ano ang purpose ng mga to sa loob ng makina? Ang main purpose ng steam, siya lahat ang nagtatrabaho or nagsusupply ng steam, lalong-lalo na kapag nasa malamig na lugar. Siya yung magawa ng paraan kapag malagkit or sticky na yung fuel sa loob ng storage tank. Ang gagawin ng steam, palalambutin niya yung fuel para kapag sinaksyon ng fuel oil transfer pump, mabilis may transfer papunta sa settling tank. Din sa settling tank, ipupurified ng purifier. And then yung trabaho naman ng purifier, nilinisin niya or tatanggalin niya yung mga sludge na kasama doon sa fuel. Then after nun, dadalhin niya yung papunta sa service tank. Then yung service tank, siya naman yung magsusupply ng fuel or yung pinurified na ng purifier sa ating makina. Sa lahat ng nabangkit ko, kailangan ng steam, lalong-lalo na sa settling tank, purifier at service tank. So ito naman mga kabuhay barko ay automatic filter, silver din yan. Try nating hawakan o repuin kung mainit nga. So proceed naman tayo dito mga kabuhay barko sa fresh water generator or evaporator. Pag sinabing kulay blue, it means ito ay yung fresh water. Kapag nakakita kayo ng may pintura na blue, ayan. Madali namang tandaan at huwag nyo lang lagi alisin sa inyong isipan ang color coding. So ano nga bang purpose ng fresh water generator? So ang purpose ng fresh water generator na to, siya yung nagpo-produce ng fresh water na ginagamit manligo sa buong barko or pangluto sa galley or ni chief cook. Ayan. So bali, meron din yung flow meter na tiyatawag or makikita kung ilan bang
kinulada yung nagiging production sa isang araw. Yan, pakikita ko sa inyo. Bali may umiikot yan, parang katulad lang din yan, normal na metro sa atin, sa mga bahay. Yan. Minsan, depende sa klase ng evaporator, mayroong 12 tons, mayroong 15 tons ang nagiging production sa isang araw. So, lagi nyo lang tatandaan, ang purpose nga pala ng freshwater sa buong makina ay siya yung cooling sa generator, main engine. Napaka-importante nito na alam nyo yung color coding, lalong-lalo na sa mga barbula. Kasi may mga pagkakataon na kayo yung utusan ng mga kasama nyo na engineer or official. Na kailangan hindi kayo magkakamali kasi mahirap kapag nagkamali kayo or naisara kasi kalimitan. Laging magkalapit yan, fresh water and sea water. So, mamaya ipakikita ko sa inyo kung anong kulay ng sea water. Pero magkaiba naman sila ng kulay kasi ang seawater is kulay green, kaya hindi kayo malilito. So ayan yung pakikita ko rin sa inyo, yung freshwater tank. Bali dalawa yan, port side and starboard side. Kung mapapansin nyo yung maliit na barbula na yan, yan yung galing dun sa evaporator. Siya yung filling up valve para magkaroon yan ng laman yung tanki na yan. And then pagka puno na yung tanki na yan, ililipat naman sa kabila. Depende kay chipmate kung gusto na niyang ipalipat ang production na tanki. Kasi minsan pagka puno na, palipat talaga ni chipmate. So madali naman tandaan mga kaboy barko yung mga color coding. So lagay nyo lang tatandaan at huwag nyo aalisin sa inyong isip. Kapag kulay blue is fresh water. Ayan, kasi napaka-importante yan. Kaya ginawa ang color coding para maiwasan yung mga human error, lalong-lalo na sa makina, kasi napaka-importante niya kasi cooling yan o siya yung nagpapalamig sa makina. Ayan. So proceed naman tayo dito mga kabuhay barko sa hangin. Bali ang kulay nga pala ng air or hangin ay gray. So kapag nakakita kayo ng may pintura na gray, it means hangin ito. So ano-ano nga ba ang purpose ng hangin? Ang main purpose ng hangin is siya yung nagsusupply ng hangin sa makina, tulad ng sa main engine. Napaka-importante din ito kasi hindi ka makakapag-start ng main engine or generator kapag walang hangin. O kapag sinara mo naman yung main starting valve sa air tank, isa pa para o titirik ang makina. Ganon din, ang purpose ng hangin ay siya yung ginagamit ng mga taga-deck department sa pagsusupply ng hangin sa kanila upang gamitin nila sa pangangatok o pagtatanggal ng mga kalawang sa barko. Bali, dagdag ko na rin, sino nga ba ang nagpo-produce ng hangin sa barko? Bali, ang nagpo-produce ng hangin sa barko is a compressor. Normally, sa mga nasampan ko na barko, isa dalawa yung air compressor. Then yung compressor, siya yung gagawa ng hangin para magkaroon ng laman yung air bottle. Kung tawagin din yung main engine at generator naman, dun kukuha ng hangin sa air bottle. So, bali ito mga kabuhay barko, yung tinatawag na air bottle sa barko. Bali, mayroong barbula yan. Makikita nyo, mayroong main starting. So, dito naman tayo mga kabuhay barko sa yelo. O kapag yelo naman, ibig sabihin lang is ito or lube oil. Ano-ano nga ba ang may kinalaman na kulay yelo sa barko? Unang-una na may kulay yelo is cylinder oil tank, generator setting tank, service tank, or lube oil transfer pump. Napaka-importante din ito na alam ninyo yung color coding kasi once na magkakarga ng langis or magbabangkering, hindi kayo malilito or magkakamali kasi baka sa pipe or manifold ng fuel or diesel ninyo may lagay or may connect. Pero during bangkering naman ng langis or fuel, isa kasama ninyo palagi yung mga opisyal ninyo. So bali, wait lang kayo sa order nila kung anong mga valve or valvula yung inyong bubuksan or pabubuksan nila.
Dagdag ko na rin ang yellow na kulay sa makina ay low boil purifier, generator sump tank, at main engine sump tank. Bali, makikita nyo naman na may pintura na dilaw. Bali, dito naman tayo mga kabuhay barko sa pula na color. Bali, ito naman yung kulay red. It means fuel oil ito. So, ano-ano nga ba ang meron na may pintura na pula sa engine room or sa loob ng makina? Unang-una, service tank, fuel oil tank, settling tank, fuel storage tank, at fuel oil purifier. At isama ko na din yung fuel transfer pump ng mga barbula kasi merong mga valve yan na merong pula na pintura. Proceed muna tayo mga kabuhay barko sa fuel oil transfer pump. So, bali ang trabaho nito, siya yung magta-transfer galing fuel storage tank papunta sa settling tank. Din yung purifier naman, ipupurify niya yung laman ng fuel oil sa settling tank. And then after niya ma-purified, i-deliver naman niya papunta sa service tank, din yung main engine. Doon siya kukuha ng supply niya sa fuel oil service tank. So bali, hindi ko na isasama yung sa color coding ng diesel. But normally, kulay pink siya. Pero depende sa barko na ito. Kasi sa barko na ito, ginawa nilang kulay pula yung sa diesel. Ayan. Bali, makikita nyo naman at hindi kayo malilito. Pagka sa harap ng service tank or settling tank, ayan, makikita nyo yung mga barbula na may pintura na kulay pula. So, meron din naman mga pangalan niya na nakalagay. May, for example, suction valve for purifier, suction valve for main engine or from service tank. Yan. Bali, meron din drain yan. Normally, palagi niyong i-drain yung mga barbula sa service tank and then sa settling tank para mawawala yung mga tubig niya. Ayan, kasi minsan kapag nasasaksyo ng purifier, kapag may tubig, mag-alarma siya at magluloko yung purifier. So, ayan yung purifier. Pakita ko na lang din sa inyo para may idea kayo kung ano nga ba yung purifier. So, proceed naman tayo sa seawater. So, ito naman yung seawater. Ibig sabihin, kulay green yan. Ano-ano naman ang may kulay green na machinery sa loob ng makina or engine room? Unang-una, may sarili itong pump kung tawagin ay seawater pump. So, siya naman yung nag-supply ng seawater para sa generator na air cooler at sa main engine. Idagdag ko na rin, karaniwan na may pintura na green ay sa ballast pipe, switches, or central cooler at freshwater generator. So, kailangan hindi din kayo magkakamali sa pagsasara ng mga barbula or valve. Kasi once na iba yung naisara nyo, for example, sa freshwater, kasi minsan may pagkakataon na magkadikit yung freshwater sa seawater. Katulad yan, yung central cooler na yan. So, meron namang laging pintura yan. So, kailangan lang talaga presence of mind kapag inutusan kayo ng inyong engineers. Ayan. Kasi once na magkamali talaga kayo ng may isara, for example, na isara yung bypass ng central cooler, bali, ang naisara, kung halimbawa, for example, na ang naisara nyo isa sa freshwater, so, tataas ang temperature ng ating machinery or generator or main engine kapag mali yung naisara nyo. Ayan, makikita nyo naman. At may pintura din siya na kulay blue. So, napaka-importante na marunong tayong tumingin ng color coding sa makina ng barko. So, dito naman tayo sa kulay black, mga kabuhay barko. Sa black naman, kapag nakita nyo ganitong kulay, it means sewage ito. Ano naman ang trabaho ng isang sewage? Unang-una, pasintabi po muna sa mga kumakain ngayon. Ang main purpose ng sewage ay dyan lahat napupunta yung mga dumi ng lahat ng crew sa barko or mga galing sa toilet or CR. Ganun din. Isama ko na din yung bilge well sa color coding ng black kasi itong bilge well ay minsan may maduming tubig.
kaya kinonsider ko siya sa black na color. At ganun din, galing naman sa cargo hold, kasama din siya sa maduming tubig kasi yung mga ginamit na panlinis ng mga taga-deck department sa bodega, lalo-lalo na kapag ang kargada ay school, ay as in madumi at kulay brown or itim ang nanggagaling na tubig sa bodega. So yun lamang mga kabuhay barko, I hope for this video ay nakakuha kayo ng konting idea. At kung isa ka sa nagustuhan ang video na to, pwede mo bang i-click ang subscribe button para lagi kang updated sa mga i-upload ko pa na mga video. Hanggang sa muli.